sinisisi ng isang doktor kung bakit nagkaka-COVID-19 ang ilang medical frontliner. Ikwinento rin niya kung paano nila pilit sinusugpo ang sakit na naglalagay rin sa kanila sa alanganin. Nakatutok si John Veneracion. Kung may nakakaalam ng hirap sa pakikipaglaban sa COVID-19, wala nang iba kundi ang mga medical frontliner. Sa pambihirang pagkakataon, ipapasilip nila sa reporter's notebook ang kanilang pakikipaglaban sa loob ng ospital. Sa Dr. Jose Natalio Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, nagjo-duty si Dr. Christine Ria Lubin. Stay in na siya sa ospital. Good morning. It's my 5th day ng duty sa COVID ward. So today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin on a daily basis. Hello po! Good afternoon po! Isa-isang pinapasok ni Doc Christine ang bawat kwartong may COVID patient. Siya on our part as healthcare worker kasi wala yung mga relatives po nila or family members sa tabi nila during nung time na mangyayari yun. Hello ma'am, good afternoon po. Kamusta ka? Level of exposure and yung risk ang taas talaga on a daily basis, no? Mataas po talaga siya kasi lahat halos ng patients na namin is confirmed positive case. Ipinaliwanag sa amin ni Dr. Christine kung paano posibleng nagkakaroon ng transmission ng virus sa kanilang hanay. Kapag ang pasyente po ay critical at nangangailangan na sila ng tulong sa paghinga, ito po yung mga klase ng pasyente na kailangan tubuhan at i-connect sa machine. Kaya lang sa ganitong mga klase ng procedures po, critical din para sa aming mga doktor dahil dito po nag-aerosolize ang virus at isang way din po ito para makuha or mahawak kami sa sakit. Sa pananaw niyo po, bakit ang taas ng death rate lalo na po sa atin? Siguro yung mga institutions or hospitals na inadequate ang kanilang supply, doon nagkakaproblem kasi force yung mga healthcare workers to reuse yung PPEs po nila. Sa gitna ng round si Doc Christine. Abangan ng kabuang ulat sa Reporter's Notebook Special Report ngayong Sabado, 4:15 p.m. John Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa po ng 20 ang mga tinamaan ng COVID-19 sa Cebu City ngayong araw. Ayon po sa Cebu City Health Department, 17 sa mga bagong nagka-COVID-19 ay galing sa Cebu City Jail. Mula naman sa magkakahiwalay na barangay, ang